Magandang araw sa inyo mga kaprumdi. Nandito naman ulit ako at syempre magpaparami ako ng halaman. Ito naman yung gusto kong paramihin. Tawag dito sa halaman na ito ay Calathea triostar or estromante. Parang Calathea estromante or something ganun. Basta favorite lang ito sa akin as a Calathea triostar or tricolor. So ayun kaprumdi, dahil nagustuhan ko siya. At siyempre hindi na rin naman siya maka-expand kasi nga masikip yung paso. Matagal na ito, since 3 years na ito sa akin. Naparami ko na nga ito at umabot na ng 10 paso yung ganito ko. Kaya lang pag minsan may pumupuntang mga friend na nagugustuhan. So hindi naman ako marunong kasing tumanggi. Kaya ayun, bigay na ako ng bigay hanggang sa ito na nga. At 3 paso na lang, pero gusto kong dumami ulit siya dahil nakikita ko na maganda siyang tingnan sa garden, lalo't wala naman akong mga flowering plants. But gusto kong magkaroon ng flowering plants, pero siyempre gusto ko dumaming ito at gusto kong maging malago. Siyempre gusto kong pag maraming ito, pag tabi-tabihin mo, napakagandang tingnan na para bang isang garden din. So ayun ka po rin din. Simulan na natin ang pag-repot ng triostar, Calathea or estromante. So ayan, ang lalagyan kong mga paso, siyempre yung mga luma kong paso, yung iba hinugasan ko lang at tinanggal ko yung mga ibang halaman na namamatay. So hindi naman masyadong marami yung i-repot ko. Gusto ko kasi dumami siya kahit magkaroon man lang mga suwi yung ibang plants para dumami siyang tingnan. At siyempre pag niripat ko siya, dadami kasi nga magkakaiwahiwalay sila. So magkakaroon sila ng mga maraming suhi. So ayan, simulan na natin. Siyempre naglagay ako ng sa pinasako dahil gusto ko malinis at hindi nagkakalat. At siyempre dahil lupa ito, may mga lupa yung paso. At yung puting-puti naman yung aking yung ground. Kaya ayan, dapat mayroon nakalagay na sa pin. So ayan, at gusto ko itong dumami. Maraming na ito, kaya lang natutuyo na ito, matagal na. So ayan, pwede pa naman itong paso na ito, pero gusto ko yung lupa niya. Haluan ko ng yung kusot ng kahoy para medyo lumalambot naman siya. So ayun, para magkaroon sila ng mga space sa bawat paso. Dahil na susupukit na nila yung isa't isa, kaya hindi na sila dumadami. So ayun. So ito isang paso na ito. Then naku, marami yata ang mariripat ko nito. So hindi ko na masyadong pag-iwala yun yung iba. Pero yung alam yung kaprumdi, maganda na ito noon. Kaya lang ayun, namamatay yung mga ibang puno dahil nga masikip yung nataniman. So sayang naman, yun pa rin ang gagawin ko. So ilipat ko lang siya dito. At siyempre, haluan ko siya ng kusot ng kusot ng kahoy, yung mga dito sa aking bahay. So pag nabulok ito, i-fertilizer din ito. Madagdagan lang ito ng mga ilang paso ba? Maging 5 paso man lang ito or something na. Basta gusto ko madagdagan siya, dumami, para gusto ko maraming ganitong plants. Gustong-gusto ko kasi itong Calathea na ito. Dati ang gusto kong Calathea yung Calathea crimson or Calathea rose duty. So ayun, dalawa lang naman yung dating nakikita ko yung Calathea, pero nung tumagal, maraming ng varieties akong nakikita. Iba't iba ng varieties. So lahat naman na Calathea magaganda at very interesting. Pero dahil ito yung available sa akin, so ito lang.
Ito lang muna. So, ito ka from day, kaya ko nagustuhan ito kasi hindi siya ganong sensitive, unlike sa other kalatea na madaling malanta. Ito kasi nakita ko dun sa nagbibinta dun sa Kubo na malapit lang dito, nakita ko siya na ano, parang ang sikip-sikip ng lupa niya, pero saka masikip yung lupa niya tapos tuyong-tuyo, pero hindi siya nalalanta. Kaya naisip ko na maganda ito, perfect ito, pero dito perfect ito dito sa weather dito sa atin. Hindi ko lang alam kung saan ito originated, but maganda siya at mas maganda siyang paramihin. Medyo marami-rami ito at hindi na magkasya. Ang dami niya na sa ano, na sa tabi ng ano, na sa gilid, kaya hindi na siya nag-expand kasi yung nandito sa gitna, natunaw na yung pinaka mga unang puno niya na parang namatay na kasi nga hindi na siya maka-expand. So yung mga ano natira, yung mga ano niya, mga branch or mga suwi niya, kaya ayan, nasa gilid pareho siya, nasa gilid ng paso. Nagbigyan natin sila ng espasyo para makagala o dumami. So, hindi na nga siya connected sa isa't isa. Ibig sabihin na bulok na talaga yung ano, yung pinaka ano niya, pinaka mother niya. So ayun, ilagay ko siya dito sa isang paso. Ayun, para dumami. Hindi ko siya masyadong ilulubog para pag ano niya, pag nagkaroon ng suwi, ano siya, lalabas ka agad. So hindi siya masusuporte. Kasi yung iba, nakalubog masyado yung ano, yung pinakapuno niya sa paso, kaya yung ano niya nagbubulok, hindi na siya makaano, hindi na siya makalabas. Kaya yung gagawin ko dito, nakaano lang, nasa ibabaw lang yung puno para pag nagkaroon siya ng branch, ayun, diretso sa labas, ay diretso sa taas. Ayun, okay na siya. Ay, at na dumami sila. Ito kailangan siguro ng ano to, pag iwahiwalayin ko ito. So, yun, hindi siya masyadong nakalubog.
para katulad ng iba, para pag nag-ano siya, nagkaroon ng branch, makalabas kagad yung puno niya, yung pinaka-branch niya. Sa totoo lang, Kaprumdi, itong mga suwi na yan, pwede siyang pag-hiwa-hiwalayin. Kaya lang, hindi na siya magandang tingnan. Okay lang naman sa akin na ganito lang sila, ganito lang karami. So, dito ko ilalagay. Mahalaga sa akin na parami ko siya. At syempre, mayroon pa akong isa doon. Isang patpan na pwede ko pang i-repat. So, dito ko siya ilagay, Kaprumdi, kasi pag dito, masyadong malalim. Mas maganda yung ano niya kapag medyo mababaw lang yung ano niya, paso, para mas madali siyang branch. So, ayun, ilipat ko ulit yung lupa na nilagay ko dito. Ayan, pag dito kasi ayan, no, parang halos matabunan yung ano, buong dahon sa loob ng paso. Ayan, mga Kaprumdi, yung dalawang pot na tri-star na kalatia or estromante ay naging anim na pot na siya ngayon. So, siyempre, yung iba dyan, papayat, yung iba talagang dadami. So, hope na dumami lahat sila. Yung iba kasi ito makapal na. So, maganda na siyang tingnan kahit parang hindi na siya niripat. So, hindi naman siya malalanta ngayon dahil ayun na, tag-ulan dito at nag-aamba na ngayong malakas na ulan, dumidilim na. So, ayan. Kaya, kunting-kunti lang nilagay ko na tubig. So, alam ko na malulunod sila sa tubig pag bumagsak na yung ulan. So, ayan, Kaprumdi, napakaganda niyang tingnan. What more kung maraming siyang ganyan. Kaya, ayan, pinarami ko. So, mayroon pa akong natitira dito ng isang pot. So, iriripat ko rin ito. Ilalagay ko rin sa ibang lalagyan. So, ilang ano ito. Pagdadalawahin ko na lang ito pag... paghiwalayin ko na lang kasi parang alam ko bagong ripat ko lang din ito. Pero, ayan, dumami na kagad siya. So, ayan, gagawin ko rin siya bukas. Or pag wala akong ginagawa kasi nga yun, ang dilim na at uulan na. Ayan po, mga Kaprumdi, tapos na akong mag-ripat ng aking tricolor na kalatia. At sana
ganun din kayo, mag gardening pa rin kayo, magtanim pa rin kayo ng halaman. Kaya ko po ito pinapakita sa inyo kasi gusto ko magtanim pa rin kayo ng halaman kahit natapos na yung pandemic. Tuloy nyo pa rin yung paghahalaman kasi maganda po yun sa ano, sa mind, sa para nagiging relaxing yung utak nyo kasi yung nasa isip nyo palaging nasa halaman. So instead na yung marami ko yung problema na babawasan dahil sa halaman, so inisip nyo maghalaman na lang. So malaking factor po yun sa ating ano, spiritual in anong tawag doon, mental. Ayun. So ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel at pinutin po yung notification para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Marami pong salamat at hope na nakakuha na naman kayo ng idea at nainggan nyo na naman kayo maghalaman. Maraming salamat ulit at ayun, mabalos in muchas gracias.